Magandang araw mga bata! Naririto muli tayo para sa panibagong aralin sa mate. Handa ka na bang mag-aral? Kung oo ang iyong sagot, magsimula na tayo! Quarter 4, Week 4. Ang ating aralin ngayong linggo ay tungkol sa disenyo ng tela, paggawa ng tinatali o tie-dye na disenyo. Para naman sa ating most essential learning competencies, una, maipapaliwanag ang mga hakbang at pamamaraan sa paggawa ng tinatali o tie-dye na disenyo. Ikalawa, maipapaliwanag ang kahulugan ng mga disenyo, kulay at kaayusan o pattern na ginamit sa likhang sining. Mga bata, bilang panimula sa ating aralin, pagmasdan mong mabuti ang mga larawan. Ano ang mapapansin nyo sa mga ito? Tama, ito ay makukulay at kaaya-ayang tingnan. Ang mga larawan na inyong nakikita ay mga damit. Damit na ginamitan ng prosesong tie-dye. Ngayong araw, alamin pa natin ang tungkol dito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ang mga materyales na pwede nating gamitin sa paggawa ng pagpina, tali o tie-dye. Ihanda ang mga ito para sa pagsasagawa ng gawain. Ang bawat lugar ay may natataming disenyo na nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon. Isa dito ay ang paglalagay ng disenyo sa tela sa pamamagitan ng pagpina, tali o tie-dye. Ang tinatali o tie-dye ay isang simple at nakawiwiling paraan upang gawing bago ang mga lumang tela o mga lumang damit, tuwalya, panyo at iba pa. Makabubuo dito ng iba't ibang estilo at disenyo. Ang pagpipina ay kadalasan ginagawa gamit ang matitingkad na kulay at kaayusan o pattern sa tela. Maaaring gumamit ng isang kulay lamang sa pagpinatali, subalit mas maganda kung gagamit ng dalawa o higit pang mga kulay sa pagpipina. Unahin natin ang spiral. Ang spiral ay isang klasikong itsura ng kurbadong paikot. Upang makagawa ng ganitong disenyo, ilapat sa pinakagitnang bahagi ng tela ang tinidor at ito'y paikutin hanggang sa magmistulang dilog. Talian ng tela gamit ang goma o rubber band. Lagyan ng kulay ayon sa iyong gustong disenyo. Sa larawan, makikita natin kung ano ang magiging itsura kapag spiral ang ating ginawa. Kung mapapansin, ito ay paikot, makulay at kaaya-ayang tingnan. Ang ikalawa naman natin gagawin ay ang random. Ang random o hindi regular na pattern. Ang paggamit ng pamamaraan na ito ay madali lamang. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagtatali ng tela ayon sa iyong gustong disenyo bago lapatan ng pangkulay. Ang pattern na ito ay maaaring gamitan ng kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan ng pagtina tali. Kung mapapansin sa larawan, ito ay kalat-kalat. Ito ay naaayon sa gusto mong disenyo.
Ganun pa man, ang kulay nito ay kaaya-aya at napakagandang tingnan sa mga mata. Polka dot naman ang ikatlo. Polka dot ang pattern o disenyo na bilog-bilog na makikita sa tela. Narito ang paraan sa paggawa ng pinatali sa disenyong polka dot. Una, ihanda ang ilang pirasong beads o pinatuyong beads. Maglagay ng isang bead o beads sa loob ng shirt. Pagkatapos, lagyan ng plastic na balot sa ibabaw ng tela. Baluti ng mahigpit gamit ang isang goma sa paligid ng bead o bin na natakpan ng tela at plastic. Ulitin ng ilang beses upang makagawa ng higit pang mga bilog na disenyo. Sa larawan, makikita natin ang mga dots. Target ang ika-apat. Target ang pattern na ito na tinatali ay mukhang isang target o bullseye. Narito kung paano ito gagawin. Ilatag ang t-shirt ng patag, kurutin ang gitna ng damit at talian ito ng goma o rubber band. Magsukat ng 1 hanggang 2 pulgada mula sa gitna at talian muli ang tela o t-shirt. Magpatuloy na magtali ng mga goma o rubber band sa pattern na ito nang may 1 pulgada ang layo mula sa bawat isa. Ang disenyong ito ay kaaya-aya dahil ito ay bullseye. Meron siyang gitna. Gayon din ang kanyang kulay, maganda ring tingnan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Gawain pang sining. Munting paalala para sa ating mag-aaral at magulang, dahil sa modular ang paraan ng ating pag-aaral sa kasalukuyan, lahat ng mga gawain pansining na ginagawa ninyo ay pansamantalang i-display sa tahanan. Pumili ng isang lugar kung saan doon makikita ang lahat ng inyong gawa. Ang inyong mga likhang sining ay maaayos na ihanay sa itinalagang lugar para sa isang eksibisyon. Palagyan ito ng komento o suhestyon sa mga kasama sa bahay. Narito na ang ating gagawin. Ihanda ang mga kagamitan tulad ng lumang damit, tali, PC, plastiko, tina or dye, palanggana, patpat na panghalo, mainit na tubig, suka at asin. Kailangan ng patnubay o subaybay ng magulang o kasama sa bahay sa paggawa ng gawain. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa. Una, tupiin at talian ang tela ayon sa gustong disenyo. Ikalawa, ibabad ang tela sa tubig para lumambot. Ikatlo, magsuot ng face mask at gloves bago maghalo ng tina o dye. Ikaapat, ihalo ang 1 kulay ng 2 pakete ng tina, 2 kutsara ng suka at 1 kutsara ng asin sa tubig gamit ang patpat na panghalo. Ikalima, ilagay ang tinaling tela sa timpla mula 5 hanggang 15 minuto. Ikaanim, pagkatapos, banlawan ang ibinabad na tela sa purong tubig. Ikapito, alisin ang tali, isampay, patuyuin at lansyahin. Ikawalo, linisin ang lugar kung saan gumawa ng likhang sining. Oops, mga bata, tandaan!
Ang disenyo sa tela ay napapaganda kapag sinusunod ang tamang hakbang sa pagsasagawa ng tie-dye. Dapat ring maging malikhain sa pagbuo ng disenyo upang ang natapos na likhang sini ay magtataglay ng orihinal at kakaibang disenyo. Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano tayo makalilikha ng isang magandang disenyo sa tela gamit ang dalawang kulay? Ikalawa, ano ang dapat nating sundin at alalahanin kapag magsasagawa ng pagtinatali o tie-dye? At ang ikatlo, bakit kailangang mag-ingat sa pagsasagawa ng tinatali o tie-dye? Gawain sa pagkatuto bilang lima. Isaayos ang mga hakbang sa paggawa ng itinatali o tie-dye. Ilagay ang wastong bilang isa hanggang pito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito. Naririto ang mga pangungusap, basahin maigi at sagutan. Binabati kita sa mahusay mong ipinakita sa mga gawain natin. Naway may natutunan at nasiyahan ka sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Teacher Aika at magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam!